may isang mayaman at malapit sa kanya, ang pangalan ay Lazaro, at nakahandusay sa kanyang pintuan. At ang nakapansin sa lalaki ay hindi yung mayaman, ang nakapansin pa yung aso. Ang gandang imahe noon. Unang-unang mensahe po ngayong araw na ito. Ang mga hindi pinagpala ng mundo, ang mga hindi pinapansin ng mundo, ang mga inaalipusta ng mundo ay siyang may pangalan. Lazaro. Pero yung lalaking mayaman na nagpapakasasa ay walang pangalan sa ating ebanghelyo. Yun lang, mayaman. Pero walang pangalan. Sa mga tuwid, may mensahe po ang ating Panginoong Jesus. Sa mga inaalipusta ng mundo, sa mga nilalagay sa gilid ng mundo, sa mga may sakit, sa mga mahihirap, kayo po ang mahalaga sa ating Panginoon. Dahil kayo ay binibigyan ng pangalan ng ating Panginoon. Sarap pakinggan. Tayo ay may pangalan sa Panginoon. Lazaro, Ben, Egay, tayo ang may pangalan. Kung ang buong mundo ay ayaw sa atin dahil tayo ay may sakit, ang nakakapansin lang sa atin ay yung aso, buti pa yung aso nakapansin at dinilaan ang ating sugat. Pero ang ating Panginoon, patuloy niya tayong binibigyan ng halaga at pansin. Napaka-importante po natin sa ating Panginoong Diyos. Which brings me to my second message for today. And I'd like you to isapuso natin ito. Dahil sa dami man ng biyaya natin na nandirito, bakit tayo dinala ng Panginoon dito sa training? Napakarami naman tao sa parokya. Pero bakit ikaw ang dinala dito? Bakit ikaw? May garinig ko, meron pa tayong mayora. Mayora. Kaya dating mayor ng Kalaman. Meron din mayora ng Kahapon. Meron din dito yung kapatid ng Deputy Chief of Party ng IPA, si Ate. Nandito pala. And then, meron din dito yung mga, what they call this, working mga nurses, mga doctors, ang ating mga MDG. Nagtataka ba kayo? Bakit kayo ang pinadala dito? Alam niyo ba ang buhay natin, there is no coincidence. Lagi ang Panginoon may plano bakit tayo ang pinadala. Bakit? Kasi nga daw, katulad tayo ng mayaman na tao, mayaman na tayo, pinagpala na tayong lahat. Lahat tayo ay mapalad. Ngayon, hahanapin natin si Lazaro sa ating mga parokya. Yung malapit lang sa atin. Pero sana matuto tayo tungo sa ating ebanghelyo ngayon. Ang ating ebanghelyo would say, let us not be insensitive and indifferent to the people who are in need. Huwag po tayong manhid. Huwag po tayong, kumbaga, hindi iba. May kakaiba ka sa mga taong naghihirap. Pinagpala ka na. At yung pagpapala na yun, dapat ay hindi maghiwalay sa iyo sa mga taong malapit lamang. Di ba sinasabi natin kahapon, ang hahanapin mo yung kapitbahay mo lang. Pero alam mo, pagminsan, yung mismong kapitbahay mo ang malayo sa'yo. Di ba? Malayo, kitang-kita mo lang. Para katulad ng mayaman at sinasabi mo, kitang-kita mo. Pero ang distansya ng puso ay napakalayo. Malapit man ang distansya, pero yung puso at pagkalinga ay napakalayo. Parang ganun din yung mayaman na tao, di ba? Napakalayo ang kanyang puso na tumulong. Pero siya ay pinagpala, siya ay pinayayaan, at siya ay nag-angkin ng yun ng kanyang pagpapala. Akin lang ito. Let us not make our blessings be on us only. Huwag lang sa atin. Pero sana tayo ay mag-reach out, tumulong sa mga nahihirapan,
sa mga may sakit, sa mga importante sa ating Panginoon Diyos. Ang mga mahihirap, ang mga may sakit. Sa mga tuwid, kung gayon, ano sinasabi sa ating Ebanghelyo? Pinakiusap ng mayaman na lalaki, Lord, kung hindi man ako tulungan ni Lazaro at isaw-saw niya ang kanyang daliri, papuntahin mo si Lazaro, papalagin mo siya doon sa aking tahanan at sabihin sa aking mga kapatid na magbago kayo para hindi sila mapunta dito sa aking kinararoonan. Anong sinabi ni Abraham? Aha! Diba? Meron na ang ating batas at meron na ang mga propeta. Si Moises at ang mga propeta. Sapat na yan para kayo ay makinig. Ang buhay po natin ay puro pakikinig. Sana. Ang buhay po natin ay dapat nakatuon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang buhay po natin ay dapat nakatuon sa kalooban at utos ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, tayo po ay dinala dito dahil tumugon tayo sa tawag. Ano yung tawag na yun? Tumulong. Salamat. At hindi kayo katulad ng mayaman na tao na pinagpala, napakaraming biyaya, pero tumugon. Nandito na kayo. Wala na kayong magagawa. Nasa pangalawang araw na kayo. Nagpakasasa na kayo doon sa swimming pool. Diba? Ay, mamaya pa. Nagpakasasa na kayo doon sa bagay at doon sa pinanood at sa kama. Pero sandali, nagpakasasa tayo, pero sana hindi tumigil dito yung pagtulong natin. Biniyayaan tayo, meron tayong pagpapala, papalan tayo ayon sa unang pagbasa. Pero sana, huwag natin ilayo ang ating mga puso sa mga taong malalapit lang na nakikita natin. Na may pangalan at importante sa ating Panginoon Diyos. Gusto kong tapusin itong aking pagninilay sa isang kwento. Ako po ay nasa Quezon City. Kasi karamihan dito ay, Father, anong parokya mo dito sa Laguna? How I wish ako po ay may parokya dito sa Laguna. Pero ako po ay nasa Quezon City, doon po ang aming kumbento. At ako po ay nagbimisa kung saan-saan. Kung saan-saan ako nag-iimbitahan. Pero ang aking mga regular na mga misa ay SM Mega Mall, sa Shrine ng EDSA, sa Antipolo, ganyan. Ang may mga nanay, natuloy naman, may mga nanay doon sa Antipolo, tinex ako, sabi, Father, sunduin ka namin mamayang gabi. Akala ko magpapakain. Sunduin ka namin, puntahan po natin yung aming kaibigan na may sakit. Bigay niyo po ng anointing of the sick. Sige, sabi ko, go ako dyan. Basta may sakit, go ako dyan. Dahil yun po ang aking sinumpaan bilang isang pari. Mag-alaga na may sakit kahit sa ikang mamatay namin. At sinuduin lang mga bandang alas 7 ng gabi. Punta kami, Antipolo, akin. Kwentuhan yung mga nai, sabi, Father, alam mo, bibisitahin natin, mayaman. Ting! Sabi ko, malaking bahay. Mayaman talaga, Father. Ting! May spaghetti na merienda. Yung nasa isip ko. Pumunta kami ng Antipolo, tumigil kami sa harapan ng malaking bahay. Wow, sabi ko, ito na yun. Pumasok kami sa malaking gate. Father, doon tayo sa likod. Abay, sa likod pa ang daanan. Doon kami sa likod dumaan. Pero hindi kami pumasok sa malaking bahay. Ako ay tinungo nila sa isang bahay na maliit. I would call in English a shack. Okay? It's a shack. Parang maliit na bahay. Gawa lang ng plywood. Tapos merong konting, what they call this, tarpaulin. May tarpaulin pa ng mayor. At sabi, Father, nandiyan po yung aming kaibigan sa loob ng maliit na bahay. Talaga. Papasok ako, abay, nag-backwards ako. Dahil ako may naamoy. Kakaiba. Sabi ko, akala ko naamoy ko na lang sa ospital. Hindi pa pala. Dahil sabi ko,
Oh Lord, napakabahong amoy. Parang hindi ko makakaya. Kaya tumawag ako sa aming santo, si San Camilo de Lelis. Ang sabi ko, San Camilo, palakihin mo yung baga ko para makatagal ako ng isang oras sa loob. So deep breathing. Pasok sa loob. Pagkapasok sa loob, nadurog po yung puso ko. Durog na durog. Dahil may nakita akong isang matandang babae na naliligo sa kanyang dumi at ihip. Isang matandang babae na sinabi sa akin, magandang gabi, Father. Pero nung nakita ko siya, nahabag talaga ako. Dahil si nanay, ang dumi-dumi. Talagang kita mo yung kanyang ihi, yung kanyang tae, yung kanyang pawis na halo-halo. At pagkatapos noon, una ko sinabi, Nay, pwede ka ba namin palitan muna ng damit? Dilinisin muna natin ito ha, bago tayo magdasal. Ang sabi ng nanay, gustong-gusto ko po iyan. Buti na lang, ang unang assignment ko po ay nag-aalaga po ako ng mga matatanda. So, ginawa natin, pinalitan namin ng damit si nanay, nilinisan namin ng damit si nanay, yung kanyang higaan na plywood, talagang nilinisan, finish yan, talagang pinaganda, pinaputi din yung kanyang higaan. At binuhusan namin ng maraming Johnson's BB powder, na mukhang Espasol. Sabi ni nanay, thank you, Father. Spentuhan, nandun yung mga kaibigan niya. Sabi niya, Father, dasal na tayo. Sabi ko, sure. Pero gusto ko ikaw magdasal. Ako'y nandito sa samahan kita. Ang dasal ni nanay, hindi ko makakalimutan. Ang dasal ni nanay, Panginoon, patawarin mo ang aking mga anak na nakalimot na sa akin. Panginoon, huwag niyo po silang pababayaan. At salamat po sa mga taong nag-aalaga sa akin. Natanong ko sa sarili ko, sino ang mas mayaman? Yung anak na nakatira sa malaking bahay o si nanay na nakatira sa isang bahay para sa hayop? Sa aking palagay, si nanay. Dahil ang kanyang puso ay napakalapit sa kanyang mga anak. Siya ang may pangalan sa kaharian ng Diyos. At siya ang importante sa kaharian ng Diyos. Amen. Tumayo po tayong lahat. Sa araw na ito, ilapit natin sa Ama ang ating kahilingan. Kung tiwala tayong manalangin, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Siguro sa ating prayers of the faithful, gusto ko kayong magtaas ng iyong mga panalangin. Pwede niyong sabihin sa inyong lugar ang inyong mga panalangin. Ipanalangin natin ang ating simbahan, ang mga pari, ang mga reliyoso at reliyosa, ang ating mga obispo, ang ating Santo Papa, ang malayo. Nawa, patuloy tayong maging liwanag sa kadiliman ng mundo at patuloy nating sabihin isa buhay ang pagmamahal na ipinakita ng ating Panginoon Jesus Kristo. Manalangin tayo. Pagpalain mo ang iyong bayan.
manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin sa Panginoon ang ating mga pansariling panalangin. Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Gawin mong panahon ito ng pasasalamat at pagbabahaginan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. By this present sacrifice, we pray, O Lord, sanctify our observance, that what Lenten discipline outwardly declares, it may inwardly bring about through Christ our Lord. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglimang, lingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukong. Sa hangad mong siya'y iwas tong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagdiriw, iyong ipinahintulod na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo, Kristong Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan,
kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sa loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Buenaventura ang aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang esposo, kaisa na mga apostol, ni San Camilo de Lelis, Santa Teresa at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Buong galat natin awitin ang dasal na itinuro sa atin ng ating kapatid na si Jesus.
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigay po tayo ng tapat na kapayapaan sa isa't isa.
May this sacrifice, O God, remain active in these effects and work evermore strongly within us. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. After this Mass, we will proceed to our session. Para mamayang gabi po ay dadiretso tayo hanggang mga alas 12. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humaya kayo at taglay ang pagmamahal ng Diyos. Salamat.